Sa madidilim na sulok ng social networking sites, may patago, pero garapalang bentahang nagaganap. Price, 10,000 to 50,000 pesos. Meetup sa mall, reason for selling, kahirapan. 35,000 po, meetup agad. Tiki lang po. Hindi ito bentahan ng beauty products, rubber shoes, damit o cellphone. Dahil ang binibentang produkto, mga sanggol. Mahigit 7 milyong Pilipino ang nagugutom. Minsan lang po siya makadede ng gatas pag may trabaho po lumapan niya. Pero sa kabila nito, isa sa mga problema ngayon sa Pilipinas, ang dami ng itinatapong pagkain. Sa tinaguriang vegetable basket ng bansa, ang tone-toneladang reject na gulay. Totoo siya. Good pa siya kasi ito pinakain ko nga eh. Saan nga ba dinadala? No leftovers. The Atom Araulio Specials. Okay, so ano nangyari? Natatakot po ngayon ang ating mga kababayan na dalhin yung mga anak nila dahil pag narinig nilang bakuna, naiisip siguro po nila yung Dengvax siya. Kahit po bago lang magpurga, no, magbigay lang ng tableta para sa kontrabulate, kailangan po mag-consent. Kainan po natin ang Cagayan kung saan nakataas ang signal number 4 ng pag-asa. Ang lakas at pinsalang idinulot ng bagyong Ompong sa bayan ng Santa Ana, alamin natin live mula sa saksing si Emil Sumangi. Emil? Pia Igan, sa mga oras na ito, binabayo ng bagyong Ompong ang bayan ng Santa Ana, Cagayan. Kung makikita ninyo sa aking lukuran, halos dumapa na yung mga puno na nakatirik dito sa harapan ng aming hotel. Isinusugal nila ang kanilang mga buhay sa pagsakay sa mistulang cable car na ito na gawa sa rattan. Ang tawag nila rito, salad. Maya-maya pa ang mga estudyante, kabilang na ang 20 anyos na pero grade 9 student pa lang na si Giovanni, maingat nang isinakay ang bit-bit niyang silya, pati na ang baon ng kanilang grupo. Ang pagbabago ng klima nga, o climate change, ay hamon sa buong mundo na dapat magkaisa kung ito'y mapipigilan. Ngunit, may mas malalaki pang hamon sa kasalukuyan ang hinaharap ng mga komunidad sa mga baybayin ng ating bansa. May mga pang-aabuso sa ating kalikasan na hindi maaring ibintang sa mga dayuhan. Nasa ating mga kamay ang mga solusyon. Umiiyak ako habang nag-iisa. Iniisip ko paano sa sitwasyon niya. Kapoy ka? Oo. Nasumpahuay. Mindanao, mga kapuso sa buong mundo, ngayong gabi, magkakaalaman na. Sabay-sabay nating pakinggan at kilatisin ang kakayahan at posisyon ng mga kandidato sa pagka-senador. Husuan ang totoo. Ito ang aming panata sa paparating na eleksyon 2019. Husuan po natin ang mga totoong maglilingkod sa bayan, ang walang bahid ng katiwalian. Husuan po natin ang may kakayahang gampanan ang posisyong tinatakbuhan at ang may planong ikabubuti ng sambayanan. Ngayong gabi, 21 kandidato sa pagkasenador ang tumagap sa aming hamon. At wala nang atrasan nito, simulan na ang mainit na tapatan. Ako po si Vicky Morales. Ako naman po si P.R. Arcangel at ito ang Debate 2019, the GMA Senatorial Face-Off.
Nang nilubog ni Ana ang nakabaliktad na baso sa tubig, pilit na pumapasok ang tubig sa baso. Pero dahil may hangin sa loob ng baso, tinutulak ng air molecules ang water molecules palabas. Ang force ng pagtulak ng air molecules sa tubig ay tinatawag din air pressure. Yan ang simpleng experiment na nagpapakita ng amazing science. Ang mga preso! Ang mga preso! Na nakakulong! Na nakakulong! Ay mahal ng Diyos! Ay mahal ng Diyos! 31! 32! Kabilang landslide ang nadaanan ng aming team habang papunta sa Natonin sa Mountain Province kung saan nakatayo ang ginagawang mga gusali ng DPWH na natabunan ng gumuhong lupa. Makibalita tayo roon sa exclusive at live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Mel, mahigit 40 landslide. Yan yung kailangan naming daanan mula doon sa major landslide kung saan naroon yung aming sasakyan hanggang doon sa lugar kung saan nakatirik nga at natabunan itong building ng DPWH. Nakakatatlumpung landslide pa lang kaming nadadaanan kung kaya't hindi namin inabot yung mismong landslide area. Kasi po pag tinatawag ako ni tatay, nahihirapan na po siya. Tapos po, ipupunta na po ako. Hika po. Hinihika po siya pag walang iretipan. Kung sakali man po na in the future, may makilala akong tao na mamahalin ko, yun po yung kakantahin ko sa kanya. Napakahihirap po. Paano pagka magtatapat na? Paano ko na po magagawa? Pagkaharap ko na siya. Baka pagtawanan lang ako, baliwalain yung sinasabi ko. Tulad po nung nangyari ng grade 9. Naisipan ko lang po na magbigay ng nangyari po ng grade 9 ng tsokolate sa isang tao na nabaitan nako sa ugali niya. Na wala po akong ibang intention. Bigyan ko lang siya, ganun. Gusto kong maranasan po yung nararanasan ng mga nakakakita. Dan! Dan, papatid ko! Ready na rin aking lapu-lapo. Everybody excited naman? Yeah. Yes! Yes! Yeah. 1, 2, 3! 1, 2, 3, go! Yeah. Yes, dito ka sa ulo. Diyan ka sa ulo. Slowly, but surely, live it up. 1, 2, live it up. 3. Yes! Now. Pusuan ang totoo. Ito ang panata nating mga Pilipino sa paparating na eleksyon. Ipapakita natin na handa tayong pusuan ang mga totoong maglilingkod sa ating bayan. Pusuan ang totoong walang bahid ng korupsyon at uunahin ang interes ng mamamayan. Pusuan ang totoong may kakayahang gampanan ang posisyong tinatakbuhan. Pusuan ang totoong may plano ikabubuti ng bayan. Magiging tapat at totoo tayo sa ating tungkulin bilang mga botante at sama-samang maninindigan. Sa Election 2019, pusuan ang totoo. The GMA News and Public Affairs, Election 2019 Advocacy.